it'll wrap around your soul. Alright guys, good afternoon. This is JMW again from Sharingan Road Trip 360. Yes, for today's video ay pupunta tayo sa isang bagong spot dito sa Siargao na kung tawagin natin Bukad View. Itong Bukad View guys ay bago lang po ito. It's along the road before ma-reach natin yung Siargao Mountain View. Bago po natin marating yun ay meron po ditong bagong spot na kabubukas lang po. And pumasok na ako mag-isa dahil wala naman pong tao dun sa entrance. Wala namang nagbabantay. So, siguro pwede tayong pumasok. And shout out sa may-ari kung hindi ko kayo na-advise na pupunta ako dahil biglaan lang din. And guys, titignan natin, silipin natin yung lugar na yon kung anong meron dun sa taas. Medyo pinaganda naman nila, nilagyan nila ng mga steps para hindi masyado mahirap akyatin. So ayun guys, malapit na ako dumating. Nagpahinga lang ako saglit dahil napagod na naman ako. Medyo natakot nga ako baka mamaya maulit yung nangyari sa nung umakyat kami sa Tower ng Globe na nahimatay ako ng 2 beses. So guys, kapag pumunta dito, dapat po maayos yung tulog, malakas yung resistensya kasi baka mamaya maubusan kayo ng hininga sa gitna dahil mataas-taas po yung akyatin. Hindi to pwede sa mga medyo may mga edad na, yung mga senior na bawal na siguro. Actually nandun po yung tower, yun po yung tower, and then aakit tayo dun sa taas. And then nag-counter lang ako dito sa part na to, baka feeling ko dito yung tamang daan. So we'll see. Tignan natin maya-maya konti guys. Nakapagod ah. Ako malakas-lakas pa yung resistensya ko pero napagod ako. Konti na lang, mararating ko na. And I was expecting also kung merong tao dito na sasalubong sa akin. Pero wala eh. Wala talagang tao. So ayun guys, nandito na ako sa part, sa tower mismo. I think this is a second story ba tawag? Basta pang second siya level ng tower kasi merong 3rd, 4th, and 5th, hanggang sa pang 5th yung pinakamataas. So nandito ako ngayon sa pangalawang parang pinaka tower niya. Ang tawag doon, palapag. Pangalawang palapag. Siyensya na guys, medyo pawis talaga. Pagod pa kasi ako kaya wala pa akong masyadong isip. But so ang gagawin ko ngayon is magpalipad tayo ng drone pero dapat nandun ako sa taas. Ang kaso ko lang, medyo masikip kasi yung pwesto doon. So parang gusto ko na lang dito na lang ako magpalipad. And then, paganunin ko na lang yung drone saka ako akyat sa taas. So, yeah! So dito na lang guys, mag-start na tayo pagpalipad ng drone. And na-enjoy naman ako sa lugar, maganda yung view. But I think mas maganda to pag nasa tori talaga ako, nasa taas, para kunan natin yung buong paligid nito. And we'll see kung gaano siya kaganda tignan sa ere. So yun lang guys, samahan nyo ako ngayon. And tara! Giniagawa mo! Wrapped around your soul with no control. You can't breathe when you're drowning underwater. There's so much water. I'll run, I'll hide. Darkness always clouds my mind. I look behind, it's moving closer every time.
Can you feel it wrapped around your soul with no control? So, ayun guys, tapos na ako magkuha ng drone dito sa lugar na to, guys. Na-enjoy ka naman siya, pero medyo kinakabahan ako dahil lumakas yung hangin. At the same time, napaka-komplikado po pag nagpalipad dito sa part na to. Medyo maiksi, kaya akala ko nga babagsak yung drone ko kasi hindi ko makontrol eh, dahil may yung sensor niya kasi medyo maselan. But anyway, thanks God, maayos naman yung landing at saka yung takeoff natin. And masaya guys, check nyo na lang yung video. Sana nag-enjoy pa rin kayo sa video na papakita ko sa inyo guys. Pwede kayong pumunta dito, ang entrance lang naman dito is 50 pesos lang po. At napakalapit lang po dito sa General Luna. It's about 10 kilometers lang po from General Luna. And bago po kayo dumating ng Mountain View, makikita nyo po itong lugar na to dito sa bandang kaliwa pag nagmula po kayo sa General Luna. So, it's more fun in Siargao. And I hope you guys nag-enjoy kayo sa video ko. And tayo ngayon ay bababa na at papakita ko ulit sa inyo yung daan. Tara. Ngayon nandito ako sa parang pinaka base niya. Ito parte na naman nila ng mga bulaklak. So pa-develop pa lang po talaga ang lugar na 'to. And I have to go na kasi medyo magpa-5 na. So delikado na pag-gabihin tayo dito. Pero malapit lang naman. Yung trekking niya guys mga 10 minutes to 10 to 15, pero mataas. Kaya kailangan pa rin ng resistensya pag umakyat dito. And then, yeah, papaba na ako ngayon guys.